Hello everyone, I am Teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to our channel, please don't forget to click like and subscribe. Thank you! Sa video pong ito, pag-usapan po natin yung restrictions and limitations, particularly sa feed ingredients tsaka sa nutrient restrictions. So ito yung mga ginamit na feed ingredients para sa finisher ration for swine. So, kung mapapansin nyo, yung amount percent, yan yung rate na pinasok niya o yung parts per 100. At visible siya by 100%. Okay po. Tapos, ito yung mga nutrient requirement na kailangan nating i-compute. Crude protein, metabolized energy, calcium, phosphorus, crude fiber, lysine, methionine 16, tryptophan, tsaka threonine. Tapos, ito naman yung mga target levels niya. Nilagay ko sa tabi niya. Para habang nagko-compute ako, makikita natin kung papasok ba tayo doon sa required na levels niya. Tapos, tapos, ito yung mga calculated analysis niya. So, ito yung sum total ng mga nutritional content na ating makocompute. So, yung sum total ng crude protein, yung sum total ng metabolized energy, ng calcium, ng phosphorus, ng lysine, methionine 16, fiber, salt, tsaka threonine, tsaka tryptophan. So, dito hindi ko siya naisulat. So, kung mapapansin nyo, may salt requirement siya. Yung salt requirement niya is, punta tayo dun sa feeding guide. Sandali. So, ito yung salt requirement niya sa finisher stage. So, tingnan po natin. Yung rate niya, yung katapat, is 0.5. So, ayan po siya. In low density nutrient density, mapamedium man or high, still 0.5 siya. So, fix siya. Fix yan na requirement ng ating alaga. So, balik tayo dun sa Excel. So, dito sa Excel, mapapansin nyo na fix din na 0.5% na yung nilagay natin na inclusion rate niya. So, automatic na hindi na natin siya i-compute kasi binigyan na natin siya doon sa kabuuan. Okay po? Ngayon, yung vitamin premix tsaka mineral premix is hindi na rin natin siya kinompute kasi naibigay na rin siya ng parts para doon sa kabuuan niya. So, ganun din sa choline chloride, fix na rin siya na 0.05% or parts kasi itong choline chloride ay isang uri ng vitamin D complex kung saan mas effective siya kapag hindi siya nakahalo doon sa vitamin premix. Always siya in separate form. So, para ma-attain, so essential din po to para ma-attain yung optimal growth ng ating alaga. Ito naman, kung mapapansin nyo po, meron tayong lysine. So, yung lysine niya, ito po is ginamit po siya as supplement. Kasi dito sa lysine requirement, maaring sa lysine requirement niya dito sa kabuuan, pag wala yung supplement na iyon, talagang magkukulang siya. Okay po. Tapos, so, ayan na siya. So, ito na tayo. Yung dicalcium phosphate, yung dicalcium phosphate ay source iyan ng calcium tsaka phosphorus. So, tingnan natin yung katapat niya. So, source siya ng calcium na 22% tsaka phosphorus, available phosphorus na 18%. At kung mapapansin niyo po, ang ating mga major ingredients ay ground yellow corn, rice bran D1, yan, soybean meal, US low pro siya. So, pagbibili po kayo ng soybean meal, kailangan niyo pong ma-identify kung high class and low class po siya, tapos kung ilan po yung crude protein content niya.
Copramil, so isa rin sa mga major ingredient natin. Kung mapapansin nyo, yung coconut oil, ayan, is alternative source yan siya ng energy. So, mataas yung energy content nito. So, 8,600. Tapos, yung dicalcium phosphate, so yun na nga, calcium and phosphorus siya, source. Tapos, yung molasses is another source of energy content din siya. Meron din siya. Mababa siya sa crude protein. 0.8 naman yung kanyang calcium. 0.8 ang kanyang calcium. So, yun lang po. So, dito naman tayo sa crude fiber ng bawat ingredients. Dali. So, kung mapapansin niyo po, itong crude fiber ng bawat ingredients. Ayan, sa zoom natin. Kailangan, yung crude fiber ng bawat ingredients, ang magiging sum total niya, dapat, is equal to 6 siya or lesser than 6. Kasi ito yung tinatawag nating nutrient restriction. O yung limitation na kailangan para sa nutrient na ito. So, ayan na. Ayan yung magiging, yung calculated analysis, again, yan yung mga subtotal na ng bawat ingredients. So, kung mapapansin nyo po, dito sa rate na in-include nila, yan. Kung mapapansin nyo, yung rate na yan, pababa, yung amount, yung 44.93, 20, hanggang pababa. Pag tinignan na natin yung computed niya na total parts analysis, sa kabuuan, okay, is yung crude protein is hindi natin na-meet yung kanyang record levels. Sa energy, okay lang. Sa calcium, sobra. Sa phosphorus, sobra. Sa crude fiber, okay lang. Sa lysine, okay lang. Sa methionine cysteine, medyo okay. So, hindi ko na nailagay yung data sa tryptophan tsaka threonine. Pero, ganun po yung pag-compute nun. So, alam na po natin yung pag-compute. Okay po. Tinuro ko na po yun sa ating ibang video. So, ito yung ginawa ko talaga ito para makita ko yung magiging computation or sum total ng bawat ingredients para hindi na ako mahirapan. So, nung ginawa ko na ito, nung nag-balance ako, is inabot ako ng 2 oras mahigit para ma-balance ko siya. So, matrabaho po siya. So, ito yung constraints use. So, ito yung mga restrictions na tinatawag natin. Sandali. Yan. So, yung nutrient restrictions. Ito yung nutrient restrictions para lamang sa finisher ratio ng swine. So, sa crude protein, is kailangan nating ma-meet yung 14 na minimum requirement niya. Okay po? Yung crude fiber, hanggang 6 lang, or lesser than 6. So, yun yung tinatawag natin na maximum inclusion ng crude fiber. Sa calcium, 0.75. So, ito na po yung suggested niya na minimum and maximum inclusion para sa finisher swine. Kasi meron din pong ibang table para sa ibang stage rin po. So, ipapakita ko po yun mamaya. Sa phosphorus available, 0.45. Sa metabolized energy, kay calories per kilogram, 3,000. So, mataas po siya. Dun po sa ibang feeding guide po natin, from creep to finisher ratio, mapapansin nyo po, from 2,850 yata yon hanggang 2,900. Ayun. Mababa yung energy required niya. Pero dito, yung suggested na nila is 3,000. Kasi, kailangan po ng baboy natin sa finisher stage na mataas yung energy requirement niya para magkaroon, para mas mapabilis niya, mas mapabilis yung pagkakaroon niya ng mga taba sa katawan. So, yung taba ng baboy sa katawan,
Ayun yung magiging pampalasa niya pag kinatay na. Okay po. So, yung lysine requirement is kailangan nating ma-meet yan, yung essential amino acid natin na 0.87, sa methionine 16, 0.49, sa tryptophan 0.18, sa threonine 0.6. So, pag pupunta po tayo dun sa feeding guide ulit, sandali, puntang na nga tayo. So, ito, dito sa feeding guide, sa from cryptofenicillation, yung lysine requirement niya is from 0.82 to 0.87. So, 0.82, 0.85 to 0.87. So, 0.87 po yung kinuha nila. So, pag nung kinompute na natin siya dito, tingnan natin yung computation natin dito sa ano, sa sheet 2. So, 0.70 yung kinompute ko. Ito na yung nabalance ko na. So, pasok naman siya. So, okay lang. Ito po. Tapos, yung methionine 16. Methionine 16, 0.5. So, dito, methionine 16. Tapos, sa kabila, 0.45, 0.47, 0.49. So, ayan po siya. Tapos, yung tryptophan, hindi ko na-compute pala yan. So, ganun lang. So, balik na tayo dito. Wait. So, ito na siya ng binalance ko. So, hindi ko na pinakialaman yung salt requirement niya. Fix na yon. Yung vitamin premix, mineral premix, tsaka choline chloride. Hindi ko na siya pinakailaman. So, nagdagdag na lang ako dun sa lysine requirement niya kasi, di ba, target kong maabot yung lysine required niya. Tapos, binalance ko na yung mga major ingredients natin na ground yellow corn, rice bran, soybean meal, copra meal, tsaka dicafos, tsaka molasses. Okay po. Tapos, nagdagdag po ako ng limestone. So, yung limestone is, ano siya, calcium. Mataas yung calcium content niya ng limestone. So, yan, 38 ito. Ito. Tapos, nagdagdag ako ng fish meal. Kasi mataas yung crude protein requirement niya. So, para lang mabalance ko siya. Tsaka, ipil-ipil leaf meal. So, ayan po. Malayong-malayo na sila nung binalance ko na. So, tingnan natin sa sheet 1. Pagtitingnan natin yung sheet 1. So, malayong-malayo na. So, 44. From 44, naging 52 na siya. Pero nung binalance ko na siya dito sa baba, so, pasok yung crude protein, yung metabolized energy, so, para sa akin, okay na lang yan. Kasi, basta as long as pasok yung sa energy required niya doon sa feeding guide. Sa calcium, so, napasok ko na siya. Na-meet ko na yung calcium, yung phosphorus, na-meet ko rin. Yung crude fiber, so, okay lang. Kasi, dapat lesser than 6 or 6. Sa lysine, nakapasok na ako. Sa methionine, okay lang siya. So, hindi ko na sinurvey ang dalawa. So, ayan. So, balik tayo dun sa ano. So, ito na po yung nasolve ko. So, pag gusto nyo pong gumawa ng Excel na may formula, pwede nyo pong gawin yon. Kung gusto nyo naman pong humingi na lang po sa akin, ay humingi. Oo, humingi. PM na lang po kayo for transaction. So, business transaction na po yon. Kasi po, mahirap din po mag, ano nang, paisa-isa ng formula. Yung mga may gusto lang. Pero dahil tinuturo naman natin kung paano gagawin yon, so, gawin nyo na lang po.
So, pag nagbabalance po tayo, always po na magre-refer po tayo dito sa feeding guide natin. So, it's either ito o yung isang feeding guide para sa unlimited na anong pagkain. So, ito po siya, cryptophen ration. Merong low density na nutrient, medium, tsaka high. So, ito po yung constraints niya. Balikan po natin ito. So, ayan. So, ito yung ingredients restriction niya para sa finisher swine. Sa Copra meal, dapat 10. Hindi lalampas sa 10. Pwedeng mas mababa. Sa molasses, dapat 3. Hindi lalampas sa 3. Pwedeng mas mababa. Sa rice bran, dapat 20. O kaya mas mababa. So, yung salt na ano natin yan. Tapos, vitamin and mineral premix. So, okay na yan. So, ito po yung tinatawag natin na ingredient restrictions. So, kung mapapansin nyo po dito, yung salt niya ay 0.05. Maaaring nagkaroon ng clerical error. Kasi yung required na nutrient para dun sa salt, dun sa feeding guide natin, is nakafix siya na 0.5. Okay po. So, ayan po siya sa salt. Tingnan nyo po. 0.5. Okay na po. So, balik tayo dun sa Excel. So, ito sa Excel, kung mapapansin nyo po habang nagbabalance ako, dun sa Copra meal, tingnan natin yung Copra meal, dapat mas mababa siya sa 10 or 10. So, 2.55 siya. So, pasok lang siya. So, yun yung ingredient restriction natin. Sa molasses, 3. So, eksakto lang. Sa rice bran, 20. So, eksakto lang. So, ayan na. Vitamin, mineral, tsaka salt. So, okay lang yan. Tsaka chlorine, chloride. Okay lang. Choline, chloride. Okay lang. So, kung mapapansin nyo po, wala pong naka-indicate dito para sa fish meal tsaka ipil-ipil leaf meal na ano, limitation or restriction. So, habang kinocompute ko yung ipil-ipil leaf meal, so, nagbase na lang po ako dito sa crude fiber niya. Dapat yung crude fiber niya sa kabuuan, dapat hindi ako lalampas sa 6. O kaya dapat mas mababa. So, yun na lang po yung naging limitation ko dun po sa pagpasok ng ibang ingredients. Okay po? So, a short recap lang po. Ganito po yung ginawa natin sa Excel kung pasok po na, kung paano po natin ipinasok yung data tsaka yung pag-compute po. Okay po? So, punta na tayo dun sa another restrictions, yung table of restrictions na hindi naka-indicate dito. So, nasaan na ba yun? So, ito siya. So, ito, suggested maximum inclusion rates of feedstuff for poultry and hogs. So, paano ba ito gamitin? So, for example, itong corn, para sa hog starter na stage, kailangan 70 lang siya or mas mababa. So, yung pinag-usapan po natin dito, yung rate or yung percent niya. Ang dahilan, dahil sa cost. So, kung mas, dahil mahal ang mais, yun yung magiging restriction natin sa kanya dahil mas mahal yung mais pag binili. Pero kung ikaw ay may sariling farm at meron kang mga sariling taniman ng mais, so, advantage mo na po yun. Okay po? So, hindi ka na, kailangan mo na lang gawin is pagiling mo na lamang. So, pero mag-assign ka pa rin ng ano. Siyempre, kung ano yung presyo ng dry na mais, so, yun yung i-assign mo na lang din na presyo niya para sa'yo, yung giniling. Ngayon, para naman, parang magkakaroon ka pa rin ng kita para don sa mais na produkto mo. So, okay po. Kaya nga po, pag magre-raise po tayo ng livestock, mas mainam po, habang nag-aalaga tayo, is meron din tayong mga tanim. Para yung mga byproduct ng ating mga
tinanim is yun yung mga ating maibibigay at magagamit pa para sa ating mga alaga. So, another. So, corn bran. Dito naman tayo sa ibang stage. So, sa corn bran, sa hog grower stage, kailangan hanggang 15 lang siya. O kaya, mas mababa. Dahil sa fiber or low energy. So, mababa na yung energy na kanyang ibigay. Maibibigay. Tsaka, mataas na rin yung fiber content niya. So, yun po. Basta po yung mahalaga, pag nagko-compute po kayo, dun lalong-lalong sa fiber, kailangan yung magiging kabuuan ng fiber content natin is applicable dun sa limitation niya. So, another naman. Sa cassava meal, sa breeder, dapat 20 siya o kaya mas mababa. Anong dahilan? Dahil sa dustiness cost tsaka low protein. So, mababa na yung kaya niyang maibigay na protein para sa cassava meal, para sa breeder, at saka meron dustiness cost. So, mas marami na yung parang halo niyang alikabok. Kasi po hindi po natin maiiwasan pag yung cassava meal na byproduct na, pag binibilad po yan during process of sun drying, is hindi po natin maiiwasan na magkakaroon ng alikabok yan at didikit doon. So, parang mawawala na yung quality ng ating feeds ingredients. So, ganun po yun. Another. So, punta naman tayo sa iba. Dito sa fish meal, so, haluan na lang natin ang chicken, 1 to 4 weeks. So, sa fish meal, sa chicken 1 to 4 weeks, dapat 8 siya o kaya mas mababa. Anong dahilan? Dahil sa cost tsaka sa fishy flavor. So, pag mas nangibabaw yung pagiging malansa ng ating gagawing feeds, is baka hindi na siya kainin ng ating mga alaga. So, kailangan sundin pa rin natin yung mga ingredients, restriction niya, kung hanggang saan lang ang rate na kailangan natin siya ilagay. So, yung ipil-ipil leaf meal, so, ayan po siya, may restriction siya. Then, dito naman tayo sa layers. So, ganun po gumamit ng table of restrictions. So, yung ipil-ipil leaf meal, para sa layers 3 lang, o kaya mas mababa, dahil sa toxicity, yung mimosin. So, ito yung tinatawag natin na anti-nutrient niya. Na hindi maganda ang magiging epekto kapag mas lumampas siya sa suggested na levels para sa ating alaga. Okay po. So, dahil lang din sa fiber tsaka sa low energy. Pero mataas siya, diba, sa crude protein? Diba? Dun kanina. Pero may suggested levels pa rin para sa ating inclusion. Sa minimum lamang. At maximum. So, ganun po. So, another ito naman, soybean meal. So, ilas na natin to. So, sa layers pa rin. 20. Dahil sa cost. So, dahil mahal yung soybean meal by product. So, kaya hinahalo natin siya, sinasabay natin siyang ihalo sa fish meal kasi parehas silang mataas yung crude protein content. Pero habang nagbabalance pa rin po kayo, kailangan bago po kayo maglagay ng mga major ingredients nyo para sa crude protein source tsaka energy source, kailangan po muna nating isaalang-alang yung presyo ng bawat ingredients. So kung ano yung kailangan yung kabuuan nun is talagang maging mura yung produkto natin. So, maging mura yung per kilogram ng ating magiging feed mix. So, kasi, pag mas naging mahal pa siya, kumpara dun sa commercial feeds na pinibili natin, eh parang useless din, bakit pa tayo gumawa ng feed mix. Okay po. So, ganun po yung purpose, ganun po yung paggamit ng table of restrictions for ingredients and nutrients. So, yun lamang po at maraming salamat.